everyone, it's me, your Madi, and welcome to my 1, 2, 3 vlog. Marahil po yung iba po sa inyo ay nagtataka bakit po ako nag-vlog. Kasi po, di ba po yung ibang taga-probinsya na pumunta po sa Maynila, yung iba po hindi na po nakauwi. Tapos po, namimiss na po nila yung probinsya. Tsaka po yung ibang taga-Maynila na hindi pa po nakapunta dito sa probinsya. Para naman po makita nyo yung ganda ng Samar. Makita nyo po yung klase ng pamumuhay po dito sa isla. So, kung nakikita nyo po ngayon, yung background ko po ay dagat. Yung surroundings dito. Mas pinili ko po talagang ito yung i-background ko po kasi tahimik, tapos yung view. Ang title po ng first vlog na ito ay na to. Ito po ay ang San Miguel Daram Samar. Dito po ako nakatira. Ang San Miguel po ay sako po ng Daram. Ang Daram po ay isang municipality na mayroon po 58 barangay. Ang pangunahing hanap buhay po ng mga tao dito sa isla po ng Daram ay kung hindi po pangingisda ay pagsasaka po. Kaya po, say po that the life here is very poor and it's very sad. And I thought myself to look for the beauty in it. To look at natin. At saka yung buhay po dito sa isla, sa Samar, ay kung ikukumpara po sa Maynila, ay ibang-iba po. Kasi po, dito, yung mga tao po dito sa probinsya, maaga po sila nagigising. Alas 4, ako lang ang hindi maaga magising po. Maaga din po sila natutulog. Hindi po kagaya doon sa Maynila na matutulog ka po mga madaling araw na tapos gigising ka tanghali na. Kung pagdating naman po sa daily expenses po natin, malaki po ang pagkakaiba ng nandito ka sa probinsya kaysa nandun ka sa Maynila o sa syudad. Kasi po dito, kung wala ka pong ulam, pwede ka lang po pumunta dito sa dagat, mamingwit. Kadalasan po ng mga tao po dito ay naghihirap po. Kasi nga po yung hanap buhay na lang na meron lang po sila ay kundi pandagat, ano, sa bukid lang. Kaya yung ibang mga tao dito ay nagde-desisyon na pumunta po sa Maynila kasi mas malaki nga yung kita sa Maynila kaysa dito. Nga lang, ang ano dito is mas matipid dito kasi dun sa Maynila, gagastos ka po ng 100 sa isang ulaman. Dito naman po sa isla, yung 100 mo po ay pang isang araw na. Kasi pwede ka namang pambili mo na lang yun ng ano, ng panakot. Panakot. Sahog. Para sa mga lulutuin mo. Eh, dun sa Maynila, lahat kasi bili. Kahit nga yung binibili mong isda, hindi pa sariwa. Eh, dito sariwang-sariwa po yung isda dito. Kasi, minsan po buhay pa yung isda dito. Eh, dito, bili ka lang ng gasolina or gamit ka lang ng bangka. Punta ka dito, meron ka ng pang-ulam. Depende naman, hindi naman ibig sabihin na pag pumunta ka dito eh makakuha ka ng isda. Minsan kasi yung wala kang huli, ganyan. Kaya yung iba yung inuulam, yung isda na lang sa lata. Pag nagbabagyo naman po dito, yung una pong ginagawa ng mga tao ay kinocover po nila yung mga sasakyang pandagat nila, kagaya po nito. Kasi po, baka po masira po ng alon. So, nilalagay po nila iyon sa mga tagong lugar. At tuwa po ng mga tao ay tinatali po nila yung mga bahay nila. Kasi yung mga bahay dito ay light materials po, baka po lipa rin ng hangin. Pag may bagyo po, nag-ano po dito, nagba-blackout, wala pong kuryente.
Shout out nga po pala sa aking mga classmates. Ay, kumusta na kayo dyan? Kumusta na ang mga buhay-buhay natin? At saka sa mga pamangkin ko dyan, mga kamag-anak ko sa Marikina, sa lahat ng followers ko dyan. Hello po sa inyong lahat. A few inches later. Ngayon guys, isusubukan ko pong magpaandar ng makinang pandagat. Okay, watch and learn. One eternity later. Pagdating naman po sa pagluluto, karanasan po na ginagamit ang mga tao dito ay sungo. Sungo pala. Ang niluluto ko po ngayon ay islang may mandigay. Sustansya po to. Tikman po natin. Dito rin po sa isla ay wala din pong gripo. Ang ginagawa na lamang po ng mga tao ay nag-iigib sila dito. At nilalagay nila sa container. Minsan naman po kapag umuulan ay nag-iimbak sila ng tubig at nilalagay din nila ito sa container o palanggana. At dito po nagtatapos ang aking first vlog. Maraming salamat po sa iyong panonood. At sino man po yung mga nakapanood nito at may gusto nyo po kayong malaman is just comment down below po para sa susunod na video ko ay yun po ang i-content ko. Maraming salamat po ulit. God bless!